may hindi raw nagamit na podo ang PhilHealth. Pero teka, ba't ililipat daw sa ibang podo na Malacanang ang may kontrol? Panoorin ang ating balita with feelings! Laman na naman ang balita ang PhilHealth. This time, dahil sa halos 90 billion pesos na unutilized funds. Gusto kasing gamitin ng pamahalaan ang halagang ito sa, quote-unquote, iba pang gastusin. Wait lang ha, di ba ang pera ng PhilHealth ay nanggagaling din sa bayad ng PhilHealth members? Bakit sa iba gagastusin? Gina G ang Marcos Jr. Administration na ilipat ang hindi nagamit na pondo ng PhilHealth para maging unprogrammed funds ng gobyerno. Unprogrammed funds? Ayon sa batas, ang unprogrammed funds ay mga pondo na naka-standby lang for emergency at maaari lang magamit in case may ekstrang pera ang gobyerno. Pero ito ha, ang may say lang kung paano gagastahin ang unprogrammed funds ay Malacanang! Sa datos ng gobyerno sa nakaraang taon, ginamit ang unprogrammed funds para sa mga infrastructure and road projects, flood control, AFP modernization at iba pa. Ngayon naman, sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, baka daw pwedeng magamit ang unprogrammed funds para sa foreign assisted projects. Pero kasi nga, yung 90 billion pesos ng PhilHealth, para dapat yan sa sektor ng kalusugan, di ba? Kahit nga sa Universal Healthcare Act ng Pilipinas, sinasabing ang sobrang pera na malilikom ng PhilHealth dapat gamitin para sa pagpapaunlad ng serbisyo nito. Tsaka sabi nga ni ACT Teachers Representative Franz Castro, yung mismong paglipat ng pondo into the unknown, este unprogrammed funds, nangangamoy pork barrel daw. Kasi nasa kamay ng presidente kung paano magagamit ang pondo. Anong say ng ating mga kababayan sa galawang ito? Magandang gamitin din yung sobrang pondo sa PhilHealth sa mga member din nila na may mga, lalo na yung mga may sakit. Yung PhilHealth, dapat sa PhilHealth kasi dapat, kasi maraming mga hirap sa atin sa Pilipinas, mga hindi maka-afford magpapagamot. Dapat yung pondo na yan ay napupunta sa taong bayan, especially with their hospital needs or care needs, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. So dapat yung nakalaan doon ay dapat napupunta sa pagpapa-improve ng mga hospital services natin. At the same time, mag-assure na yung mga mahirap nating kababayan ay magpo-provide ng kanilang healthcare needs. Ayan, narinig na natin sa ating mga kababayan. Kung may labis na pondo nga naman, dapat diretso na agad para sa kalusugan at iba pang serbisyo at hindi sa mga gastusin na Malacanang lang ang nakakaalam. Dito na lang muna, hanggang sa susunod na balita with feelings!